Hello, good afternoon po. For today video po is tuturuan mo kayo paano tayo gagawa ng teacher evaluation form using MS Excel. Okay sir, ito po na-download natin sa internet. Ito po yung mga karaniwang questions na binibigay sa mga students para i-evaluate nila yung kanilang teachers. So meron tayong letter A, teaching techniques, letter B, effective planning, letter C, student-teacher relationships, saka yung letter D, yung classroom environment. Okay, so sa letter A natin, meron tayong siyam. Sa letter B, effective planning, meron tayong anim. So 9 plus 6 is 15. Then letter C is 8. So 15 plus 8 is 23. Then letter D, classroom environment, is 2. So the value 25. Ngayon, ito, transfer ko na siya sa Excel para mas madali natin siyang gawan ng evaluation. So magkaroon tayo ng automatic grading pagdating sa pag-evaluate kay teachers. Sabi rito, mark each item according to the following scale. So dito ginawa ko, yung good is 4, improvement desired, number 3, not observed, number 2, then unsatisfactory, number 1. Okay, siguro, mapapansin natin, kaya 4 ang ginamit ko rito, para na rin syempre, kapag delete ko na lang muna ito. Yan, para magkatabi sila. So number 1 hanggang 25 siya. So kung magiging perfect, puro good yung magiging answer ni student para dun sa teacher niya, is makakuha siya ng 100 grades. So even if naman na hindi siya makakuha ng 100, so kinonsider ko na yung 90, ito dito sa remarks na yan. So dito meron tayong message or remarks. So kapag daw yung grade niya is umabot lang ng 90 pataas, 100. Kapag naman yung grade niya is 80 pataas, hindi umabot ng 90, so very satisfactory. So 70, satisfactory. Then pag bumaba pa ng 70, yun na yung pagkakataon na si teacher kailangan niya ng improvement. So hindi naman kailangan makatis. 70 siya para maganda yung rating niya. Okay, simulan na natin. So dito, dyan natin ilalagay yung sagot natin sa question number 1 hanggang number 25. So para mas madali, lagyan natin siya ng line niya, ng border. All borders. So lagyan natin ng colors. Para sabihin natin, o sa green mark. O sa green, dun kayo maglalagay ng answer niya. Okay? So yan. So halimbawa natin dito, para malagyan natin ito, punta tayo kay data validation. Tapos any value, palitan natin yun ng list. Then yung source, highlight lang natin itong apat. Tapos okay. So ngayon, ang mangyayari, meron na tayong ganyan. So idadrag ko na lang siya pababa. Okay. So kung pipili tayo dito, ito yung good. Ayan. Dito, pwede natin mapili sa improvement. Dito naman. Example, not observed. Dito is unsatisfactory. So, pwede natin siya mapili lahat. Ngayon, lalagyan natin ng rating. Ito, gamitan natin ng VLOOKUP. Equals VLOOKUP, open parenthesis. So, ang lookup value natin si B4. Kasi nandun doon tayo kukuha ng sagot. Then, comma, highlight lang natin itong ginawa natin table kanina. Tapos, comma ulit, number 2. Kasi number 2 yung ating mga rating, 1. 1, 2, 3, 4. And comma ulit. Tapos false. So enter. So ngayon, dito, para hindi magbago yung ating pinipiling number, so lalagyan ko siya ng absolute value. So ang absolute value sa Excel is dollar sign. Okay. Kapag nagawa ko na yun, itadrag ko lang yan pababa. So automatic, magkakaroon na siya ng rating. So, halimbawa natin, subukan natin i-rate si teachers. Utilize notebook and other guides effectively. Support, very good. Demonstrate sufficient mastery content. Pagin natin, very good. Good. So, make effective use. Good then. Satisfactory. Pagin natin ito. Provides for student participation. Sana all. Good natin ulit. Lahat i-good muna natin para tignan natin kung gumagana ba ng maayos yung ating rating scale. Yan, nakikita natin.
na ang unang-unang selected is good. Hindi naman natin siguro palitan niya ng key. Ah, pwede. Okay. Hindi lang ipinipindot to. Third, gusto ko naman talaga maging good si teacher. Yan. So next, gagawin na natin, pupunta tayo dito sa salitang remarks. Right-click lang natin yan. Then hyperlink. Edit hyperlink ko para nakita nyo paano ginawa. So placing this document in sheet 2. Tapos okay. Sa sheet 2 naman kasi, ang ginawa ko, ganito po. So equals lang natin to, equals sum, open parenthesis, tapos punta tayo sa sheet 1, lahat ng score niya, lahat ng rating niya, lagyan natin ng, tapos enter. Okay, so na-perfect na his teacher yung qualification, yung ano niya, kaya nakabambas doon, outstanding siya. Pero, for example na lang, si teacher ay hindi ganun kagaling. For example, letter U. Unsatisfactory daw. Ah, naglag pala. Kaya pala hindi mapindot. Not responding. Okay, cancel muna natin yan. Palitan natin yung ibang content ng hindi gaano kagalingan sa teacher. Nakalagay dyan. For example na lang ganito. Meron siyang mangilan-ngilan. Yan. So, ang magiging remark ni teacher is 67, need improvement. So, balikan natin. Halimbawa naman, hindi naman ganun grabe. Kaya sa tingin natin, aabot siya ng 80 plus. Okay, check natin. O, rating naman niya is satisfactory. Pero kung mas mataas pa din yung makukuha niya, konti lang yung answer, ano niya. Bawa natin dito pa. So, siguro naman magiging maganda na yung rating ni teacher. Okay, very satisfactory naman. So, mapapansin natin, nagbabago-bago yung rating ni teacher depende dun sa makukuha niyang remarks sa nag-evaluate ni students. Okay, so sana may naintindihan kayo. Stop share na tayo. Then, end meeting for all.